Welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, kindly click the subscribe button and click na din ang ating notification bell for you to get notified. Okay, so ngayon mag-a-upload ulit ako ng isang video kasi natuwa ko din sa mga comments and feedback na narinig ko at nabasa ko from my past vlog, dun sa kauna-unahan kong vlog na intro vlog. At gusto ko lang ding magpasalamat sa lahat ng suporta sa vlog na yon. Ayan, so for today's video, gagawa ko ng isang makeup tutorial. So, alam ko naman na bet to ng mga girls like me. So, dahil dyan, pagbibigyan ko kayo at ang makeup look na gagawin natin for tonight is party makeup. So, bakit ba ito yung gagawin nating makeup look tonight? Kasi meron akong kaibigan na nag-suggest na gawin tong makeup look na to. Kasi nagkaroon ako ng story sa Facebook. Tapos nag-reply siya. Gusto daw niya yung party makeup look. And that friend is William Leonard. So, siya ay kasama ko dati, ka-candidate ko sa Mr. and Miss Ed. So, hi William, if you're watching, eto na yung na-request mo. So, let's get it on. Kung gusto nyo na matuto nitong makeup look na ito at maging bongga lang, pretty lang sa inyong mga event at party na pupuntahan, just keep on watching. Okay, just to tell you pala, hindi ako magsasalita sa video na ito kasi napaka-hassle, napaka-hirap magsalita habang nagvi-video ka ng makeup. So, magkakaroon ako ng audio background naman, ng sound recording ng aking bosses. So, maraming salamat. And I hope na you continue watching my vlogs. Thank you so much. And if you're ready, let's now go and take the risk. Ayan, so kaway-kaway muna tayo before we start. Okay, the very first step at hindi natin dapat skip ay ang linisin ng ating mukha with the use of a toner. A reminder to everyone, please be gentle. Huwag niyong gawin itong ginagawa ko. Hindi ko napansin na naging harsh pala ako sa aking skin. Ayan, gentle lang tayo. Make sure that you'll be removing all the dirt and impurities out there. Okay, next is of course the moisturizer. So, para saan ba tong moisturizer? Of course, una para ma-hydrate ang ating mga balat at para mas maganda siyang malagyan ng makeup para mag-stay ng longer ang ating makeup as well. Okay, just like in a relationship, kapag maganda at healthy ang foundation, mas magla-last longer ang relationship. Ayan, so ikalat lang natin sa ating buong mukha. Be gentle once again, ladies and gentlemen. Okay, next is to apply a primer. So, ang primer ay nagka-create ng another layer between our skin and the makeup. So, napoprotektahan din ito ang ating balat from the harmful chemicals na meron ang isang makeup. Okay, let it sit and dry for a while. Charot! Parang nagbe-bake lang tayo dito. Nakakaloka, natatans ako hindi ko mahanap yung mga gamit ko. Ayan na, let us proceed in our eyebrows. Ayan, so habang pinapatuyo ko ang aking primer, maglalagay ako ng eyebrows. So sabi, isa sa technique para sa magandang eyebrows ay ang paghawak mo mismo sa makeup brush. Ayan, kapag nasa may bandang unahan yung nilalagyan mo, light lang dapat yung paghawak mo sa makeup brush. On the other hand, kabaliktaran naman dun sa kabila, sa dulong part, dun mo siya idadarkened at dun mo mas bibiinan yung paglalagay mo ng shadow. Ayan na, so let's get it on, babe. Babe! Okay, now, don't forget to brush the eyebrows to create a more natural look. At chanenen, hindi ko na naman mahanap ang aking mga gamit. Ang bagal ko kumuha ng gamit. I'm so sorry. Okay, now let's work on our eyes. Ang kauna-unahan nating gagawin is to put a concealer on our eyes, of course. Hindi sa mismong eyes natin, but dun sa part na nilalagyan ng shadow, of course. Ito yung magiging transition natin at para mas kumapit din ang ating eyeshadow. Isa pa dyan, kapag maganda ang foundation, mas matagal kumakapit.
Next ay maglalagay na tayo ng eyeshadow. So, ang unang kulay na gagamitin ko ay medyo kakulay ng aking balat, which will serve as our transition color para mas makita yung susunod na gagamitin natin, which is the real color of our eyeshadow. So, sa cosmetology class namin dati, ang unang pinalalagay sa amin after the concealer is a white eyeshadow. Ayan, so ang logic, hindi ba kapag nagdo-drawing tayo, gumagamit tayo ng isang malinis na bond paper kasi mas nakikita yung kulay kapag kinulayan na natin ito. And same goes with our skin. Basahin ko muna itong makeup brush ko para mas kumulay yung ilalagay nating shimmer sa ating mata. So kanina, pagkatapos ng transition color, naglagay na din ako ng eyeshadow color na gusto ko. So gumamit ako ng medyo ma-peach na ma-pink. Para natural lang yung itsura. Parang party lang. Ganon. Ayan, ina-apply na natin ang ating shining, shimmering na eyeshadow. At ngayon naman, mag-proceed na tayo sa ating foundation. So, kung mag-makeup talaga ako, inuuna ko muna yung eye makeup. Why? Simply because it will create a cleaner look. So, ayan, spread lang natin ang ating foundation. Taray, parang mayonnaise lang. Ayan, so lagyan natin yung mga highlights ng ating mukha. Sa cheeks, sa bridge ng nose natin, sa noo. Ayan. So, isa sa napakahirap na gawain sa mga ganitong sitwasyon ng pagbe-blend. So, kasi kapag hindi pantay yung pagbe-blend mo, hindi maganda ang kalalabasan ng makeup. And now, we're done. Ayan, so hindi ko makita yung hinahanap ko. But then, ayan, nakita ko ng isang brush. So, ginagamit ko siya to blend the foundation pa. Kapag satisfied ka na sa result, pwede ka nang mag-contour. So, ito ang sikreto para sa matatangos na ilong at sa maliliit na mukha. Maganda ang contouring stick na to from Careline. So, ayan, nag-drawing lang ako ng dalawang 3 sa dalawang side ng aking mukha at bine-blend ko ito gamit yung aking makeup blender. So, naglagay din ako ng konti sa jaws ko at sa ilong at bine-blend ko na rin ito. Para sa mas magandang effect na matangos ang ating ilong, i-conceal natin ang ating nose bridge. Other than that, pwede mo ding lagyan yung ilalim ng ilong mo at saka ang iyong baba para mas pantay-pantay siya. Okay, so for this look, hindi ako gagamit ng false eye since wala akong available dito. So ayan, nag-curl lang ako ng aking lashes para natural na natural lang. Tapos maglagay tayo ng mascara sa ating upper lashes and lower lashes. Next in line ay ang ating blush para ma-achieve mo yung mamula-mula lang ako, ganon. Ayan, so lalagay lang natin siya, papantayin natin of course. Ngayon, i-highlight natin yung ilan sa parts ng ating mukha na gusto mong ma-highlight. So as you can see, naglalagay ako sa aking tear duct. Wow, tear duct. Tama ba ako? Basta yung may agusan ng luha na part. Ayan, so magka-highlight na tayo para tayo ay may shining, shimmering effect pag nagpa-party tayo. So, naglagay na ako dito sa aking cheekbone. Naglagay na din ako sa aking nose bridge. At ayan, lalagyan din natin yung may part sa may eyebrows natin para mas ma-highlight yung ating features at yung ating mukha. So, wag na wag niyong kakalimutan na i-blend ito para hindi mukhang may tatak ka, okay? I-blend ito ng maayos para mukhang glowy lang, dewy lang, ganon. And for a trivia, alam niyo ba ng word na cosmetics ay nagmula sa isang Greek word na cosmos. Ang ibig sabihin ng cosmos is to arrange. So, ito din ang naging root word ng isang sikat na magazine na Cosmopolitan. Thanks, Google! So, ngayon naman, maglalagay na tayo ng ating lip balm.
para hindi ma-dry ang ating lips at mas maganda siyang applyan ng lipstick. Ayan, so naghahanap-hanap ako dito ng lipstick na pwede sa look na ito at napagdesisyonan kong maglagay ng medyo red na lipstick. Ayan. Susundan lang natin ang natural shape ng aking lips. So hindi ko alam kung anong ipapatong ko kaya medyo aligaga tayo dito. So ayan, naglagay na lang ako ng isang lip cream para medyo makintab, para din siyang gloss. So dahil medyo nakapalan ako ng very light, tinanggal ko ng konti yung residue. Pero you know what, ang isang lip cream, kapag nilapat mo siya sa tissue, medyo nagiging matte yung effect niya. Ayan, so naglagay muna ulit ako ng lip balm. And then afterwards, naglagay ako ng shadow sa aking lips. Yes po, eyeshadow. Bronze or metal na color para makapag-create po tayo ng metallic look. So mamaya sa photoshoot, dadagdagan ko pa siya. Here's the look! Few moments later. And now, here's the look! O diba, ang lakas maka-pageant? Rizaline Aliwalas, 20, Philippines! Aura-aura ka lang dyan, malalabi po! Ah, wait lang, sumasakit yung ulo ko eh. Diba yan? Ah, pretty lang. Yung dumaan si crush, tapos nahapang halumbaba ka. Pa-cute lang. Yung sumakit yung ulo mo sa exam, pero dapat di ka mahagar. Yung ati Chona ka, pero dapat maganda ka pa rin. Let's go party! Vlog ang natapos natin for today at maraming salamat pa rin sa mga nanood. So hindi ko naman nakakalimutan yung pinangako ko sa inyo na every day, every vlog, magkakaroon tayo ng word of today. So ang ating word of today ay oblivion. So ano ba ang oblivion? It is a noun, okay, and it is a condition of being unaware. Kumbaga, condition siya na wala kang alam. Okay? So, use it in a sentence. Ito na, idadrama natin. And 1, 2, 3, okay. So, iloloko mo lang ako. You know what? When you fooled me, I was in complete oblivion. And I'm aware of everything. Ah, diba? Bongga! So, niloto ka lang. May mga pa-oblivion. Oblivion ka na. Baka balikan ka. Okay. So, thank you so much for watching. So, if you're new to this channel, kindly click the subscribe button at i-hit na din ang aking notification bell for you to get notified. Ayan. And that's all for the Rejuvenate With Me segment. Maraming salamat and see you on my next update. Bye! Kiss ka. Down by the vine, had long thin legs and big brown eyes. Seemed the type I would wanna make mine. She said, I can tell you're not my type. You're Mr. Wrong, I'm Mr.
Hey.